Sige, dito ka na. Mabuti sa mga na dumating ka kala. Kaya sa akin. Hindi naman mabis. Yes, opa. Ay, ba't parang walang upi yata na yun? Wala eh. Parang medyo... nag-iba lang siguro ang ihip ng hangin ngayon. Nalaman kong... niloko lang pala niya ako. Si Troy? Sinasabi ko na nga ba eh. Hello, Mami. Kung ako sa'yo, huwag ka na masyado mag-focus siya kay Troy. Kasi simula nung naging ngayon, napasin ko na lahat na babayaan mo na i-focus mo na yung sarili mo, yung buhay mo. Kasi wala namang mangyayari. Dalawang ng una, yung edad nyo, masyadong malayo. I-focus mo na yung pamilya mo, Mami. Yung mga advocacy mo, yung ginagawa mo. Hindi yung ganyan. Pati kami, mga talis mo, napapabayaan mo na. Mami, ang relasyon, hindi na naman about puro sex lang eh. Marami ka pang factors na dapat i-consider. Parang patunayan mo kung mahal ka ng isang tao. Mami, kinakailangan kumuha ka ng isang tao. Yung alam kung paano ka aalagaan, Mami. Kung kukuha ka man ng tao na mamahalin mo, yung dapat maiintindihan ka rin niya. Hindi lang yung puro sarili niya iisipin niya. Mauunawaan ka sa ginagawa mo. Matutulungan ka niya. At iniisip mo ano ang kapakanan mo. Tama ka. Siguro kung ano man lang yung nangyari sa amin ni Troy, isa lang siguro na kahilbangan lang yun. Nagkataon lang kasi na dumating siya sa buhay ko. Dahil by that time nalaman ko rin na niloloko rin pala ako ng asawa ko. Hindi ko lang sinasabi sa kanya na alam ko lahat yun. Yung plano kong paghiganti lang sa kanya na uwi sa katotohanan. Para na rin siguro ako nabulag sa isang bagay na akala ko, wow, it feels so good, heaven. Minsan ko lang naramdaman buong buhay ko. Kasi alam mo, sa tatlong marriage ko, walang naging successful. Siguro dahil din siguro sa sobrang haba din ng agwat ng mga edad namin. At saka bata pa ako noon. Ang akala ko, ang importante, may nagmamahal sa akin. Ang importante, may nag-aalaga sa akin. At totoo nga, naiahon ko yung buhay ko, pamilya ko, karir ko, dahil din sa kanila. Pero yung pag-ibig na inaakala kong tama, na inaakala kong totoo, hindi ko kailan may naramdaman yun. Kaya sabi ko, siguro darating yung araw na meron din yung lalaking magmamahal sa akin at makakaintindi.
yung totoong pagmamahal na kailan ba hindi namatig sa buhay ko. Kaya nung tumatig si Troy, akala ko siya na yun. Akala ko siya yun. Kasi wala naman akong nakita kundi. Yung mga pagkukulan ng mga asawa ko nung nandun eh, binigay niya. Pero... lingid pala sa kaalaman ko. May mga milagro din palang nangyayari. Pero hindi ko siya masisisi. Dahil siguro sa sobrang haba ng agwat namin, yun ang mga 44 ako. 22 siya. Sa iba, akala nila, katawa-tawa lang. Si Mystica pumatol sa isang 22 years old. Siya, 44 years old. Yung iba, pinagtatawanan ako. Parang nakikipagkumpetensya daw ako kay Madam Auling. Pero hindi nila alam kung ano yung nararamdaman ko eh. At sa akin nun, sabi ko, bakit ko ipagkait yung hindi ko pa naranasan yon at kung kailan pa dumating, pagkatapos ipagkakait ko sa buhay ko. Kaya sinunod ko ang puso ko. Sinunod ko kung ano yung nakakapagpaligay sa akin. Mami. To the point na pati pamilya ko, to the point na pati mga anak ko, naging selfish na rin ako. Kayo, yung mga talents ko, lahat kayo, yung mga advocacy ko, pati na rin yung boss ko, naging pasaway na rin ako. Pati yung position ko, yung image ko, talagang isinungal ko dahil lang sa kanya. Dahil akala ko, natagpuan ko na yung totoong lalaki para sa akin. Pero, tama ka. Kailangan unahin ko muna kung ano yung importante yung responsibility ko sa buhay. Yan. Yan, tama, mami. Thank you. Tigilan mo lang si Troy. Walang mangyayari yan, okay? Thank you. Ano, mami? Mas maganda pa? Ano? Lumabas na lang tayo ngayon. Oo nga, no? Lumabas na lang tayo ngayon, mami. Tama, tama, tama. Understand the urgency. Just remember.
time of my life. No, I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear, it's the truth, and I hope it.